At narito na siya, Queen Marian aka Amaya. Wow, thank you. Paano mo maikukumpara ang buhay mo kay Amaya? Kumpara? Mukhang mahirap ikumpara kasi maraming pagkakaiba si Amaya at saka si Marian. Okay. So siguro iahambing ko na lang si Amaya sa akin sa pagmamahal. Paano ba magmahal si Amaya at si Marian? Pinaglalaban niya, ano niya, minamahal. Hindi kasi si Amaya, mapagmahal siya sa kanyang iloy, sa kanyang baba, at lahat ng mga tao nagmamahal sa kanya. Ako, bilang si Marian Rivera, mahal ko din yung mga taong minamahal ako. Tulad ng mga 40, lang, ito, ito, 14 lang naman, kasi malitang, pasesya na malitang studio namin, 14 lamang ang accommodate naming fans. Group ah, hindi tao, groups, fans clubs, oo, iba-iba yan, di ba? Ayun. Marian, ang role mo sa Amaya ay isa kang mandirigma. Sa tunay na buhay ba, paano ka maging mandirigma? Naku, para namang hindi mo pa nakikita. Oo, diba? Pero si Amaya kasi ang pinaka para pinaka powerful na babae sa kanyang henerasyon, no? Pero pagdating pa kay Ding Dong, as Marian, ikaw ba'y payag maging isang alipin ng pag-ibig? Siya ang alipin ko. Oh! Hindi, ganito yan. Siyempre may mga pagkakataon na ginagawa ko yung tungkulin ko bilang mahal niya. At siya din naman sa akin. So equal lang naman kaming dalawa. May pagkakataon na kailangan siya ang sinasandalan ko. May pagkakataon na nandito ako para sandalan niya. So, anong paglilingkod ang ginagawa mo kay Ding Dong? Ano no? Anong paglilingkod ang ginagawa mo? Ipinagluluto niya. Masarap na magluto si Marian. Nakatira ka ba sa bahay ni Ding Dong? Hindi, alam ko. Okay. Nagluluto niya. Ano naman, yung talagang normal din na magkasintahan, ganun ang ginagawa din naming dalawa. So okay. The usual na ginagawa ng girlfriend, minamahal, iniintindi, pinagluluto. So ganun, mga ganun bagay. Alipin sa gigilid, no? Alipin na lang ang pagmamahal ang tawag doon. Okay. Oh. Pero eto, anong mamimiss mo sa Amaya? Ay, baka mamimiss. Ayoko nga, umiyak eh. Ayoko umiyak. Siguro ang mimimiss ko, ano eh, sa Amaya kasi ito ang isa sa mga soap opera ko na lahat ng cast naging super close sa puso ko. At saka dito ko naramdaman yung sobrang pamilya ako sa kanila. Sobrang love nila ako. At mamimiss ko lahat kasi ultimong staff and crew magkaka-close eh. Basta marami akong naging kaibigan dito sa Amaya na talagang thank you at nagkaroon ng Amaya. Walang kontrabida sa Amaya? Wala eh, kahit sila Mita na kontrabida sa Amaya eh, siya pa mismo ang tumutulong sa akin minsan. O yan, kailangan ganito ang gawin natin. Minsan nagpapatulong ako sa kanya, ano po bang dapat kong gawin? So sila Mita po ay umaarte lang. Hindi po siya totoong kontrabida. Pero bago tayo mapunta doon, dito muna tayo sa Amaya muna. Dahil ano ang dapat abangan sa huling one linggo? Abangan? Oo, isang linggo na lang. Abangan niyo po ang isang linggo ng Amaya, isang linggo na lang. Abangan niyo po kung anong mangyayari kay Lamitan, kung paano po namin siya kakatayin. Ayan, tsaka kung bakit tinawag si Amay na isa sa pinaka makapangyarihang babae, anong mangyayari kay Marikit, kay Binayaan, kay Bagani, abangan niyo po lahat yan.